Hello, welcome sa Recap Movie. Ang title ng movie natin ay Better Watch Out. Support our channel, like and subscribe. Sit back, relax and enjoy watching. Nakiusap ang mag-asawa na bantayan ng 17 taong gulang na si Ashley ang kanilang anak na si Luke Lenner na 12 taong gulang. Na palagi naman nag-babysitter sa kanya kahit nung maliit pa ito. Si Luke ay nagkaroon ng feelings para kay Ashley at sinubukang akitin siya habang nanonood ng isang horror film. Ang mga kakaibang pangyayari sa labas ay naglagay kay Ashley sa takot, ngunit sa huli ay ito pala ang matalik na kaibigan lang ni Luke, si Garrett, na dumating upang bisitahin si Luke. Nang marinig ng tatlo ang pagkabasag ng bintana sa itaas na palapag, nakita ng tatlo ang namay nakasulat na "You live and you die" sa isang bato. Natakot si Garrett at tumakbo palabas ng pinto sa likod bahay, at may biglang bumaril dito. Sa gulat, tumakbo sina Ashley at Luke sa itaas at nagtago sa attic. Halos mabali ang leeg ni Ashley dahil sa pagkahulog, pero sinalo siya ni Luke, tumakbo sa silid ni Luke at nagtago sa kanyang aparador. Pumasok ang isang nakamaskara na armado ng shotgun. Nakilala ni Ashley ang maskara at ito ay pag-aari ni Luke. Kaya lumabas siya mula sa aparador at sinabi na tanggalin ang maskara, at ito pala ay si Garrett. At ang lahat ng yun ay gawa-gawa lang ni Luke. Naramdaman ni Ashley na si Luke ay sinusubukan na magpasikat sa pamamagitan ng pananakot sa kanya at magsilbi na isang tagapagligtas. Galit na sinigawan ni Ashley si Luke, tinawag siyang baliw at sinabing kailangan niya magpatingin ng utak at umalis siya. Sumunod si Luke kay Ashley at sinampal siya gamit ng baril, dahilan para mahulog sa hagdan at mawalan ng malay. Tinalian ni Luke ng duct tape si Ashley at pinipilit siyang maglaro ng truth or dare. Dumating sa bahay ang boyfriend niyang si Ricky matapos makatanggap ng text message na ipinadala ni Ashley. Nang mabigo si Ricky na mahanap si Ashley, napagtanto niyang na parang may mali. Sinubukan siyang patumbahin ni Luke sa pamamagitan ng pagpalo ng baseball bat, pero nabigo siya. Galit na galit si Ricky at gusto patayin si Luke, pero nasaksak ng lapis ni Luke si Ricky sa mukha na mas lalo ikinagalit nito. Halos mapatay ni Ricky si Luke nang biglang dumating si Garrett at tinutukan siya ng shotgun. At sa huling pagkakataon pinalo ulit ng baseball bat si Ricky. Pagising ni Ricky, nakita niya na nakatali na ito sa tabi ni Ashley. Habang si Ashley ay gumagamit ng isang basag na bote para tanggalin ang nakatali sa kamay niya. Sinusubukan ni Luke na ipakita kay Garrett kung ano ang mangyayari kung talagang natamaan mo ang isang tao sa ulo gamit ang isang swinging na lata ng pintura, base sa isang eksena mula sa pelikulang Home Alone. Sinubukan ni Luke na patamaan si Ricky, ngunit hindi niya nakuha ang unang swing. Natanggal ni Ashley ang tali sa kamay at paa, at tinutukan si Luke ng baril at sinabi na itigil ang ginawa niya, at binitawan ni Luke ang hawak at nag-swing ang lata ng pintura, na tumama at pumatay kay Ricky. Aktong magpapaputok, pero malaman ni Ashley na walang bala ang baril, kaya sinubukan niyang tumakas, at sinabi ni Luke na habulin si Ashley. Sinubukan humingi ng tulong sa isang grupo ng mga nangangaroling sa labas. Pero naabutan siya ni Garrett. Tinawagan ni Luke ang ex-boyfriend ni Ashley, si Jeremy, na sinasabing gusto niyang gumawa siya ng liham ng paghingi ng tawad. Habang ginagawa ito ni Jeremy, ibinitin siya ni Luke sa isang puno na ginawang parang suicide note ang paghingi ng tawad. Nagbago ang isip ni Garrett at sinimulang palayain si Ashley. Pero binaril siya ng shotgun ni Luke ng 2 beses at namatay. Sinaksak ni Luke si Ashley sa leeg at ginawa ang eksena para i-frame up si Jeremy. Kunwari ay, natulog siya at naghihintay sa pagbabalik ng kanyang mga magulang na tumawag sa pulisya. Nakaligtas si Ashley na nilagyan ng duct tape ang saksak upang pigilan ang pagdurugo. Pinagmamasdan ni Luke mula sa bintana ng kanyang kwarto. Habang nakasign ng "fuck you" bago isinakay sa ambulansya. Sa isang post-credit scene, sinabi ni Luke sa kanyang ina na nag-aalala siya kay Ashley at gusto siyang bisitahin sa ospital.
Thank you for watching. Support our channel, like and subscribe.